Muli kayong nakatutok sa Panahon TV. Matapos ang 7 taon, ipinagbabawal na ng Department of Agriculture ang fish import mula sa Fukushima, Japan. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa industriya ng agrikultura sa bansa? Ang detalye sa ulat ni Patrick Obsuna. Matapos ang 7 taon ng pagpapatupad ng import ban ng produktong isda mula sa Fukushima, Japan, muli nang pahihintulutan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng produktong ito. Matatandaan na itinaas ang import ban na ito noong 2012 dahil sa Fukushima Nuclear Power Plant meltdown. Ngayon, muli nang pahihintulutan ng DA ang pag-aangkat ng cherry salmon, sandlands, Japanese day at sweet fish mula sa Japan. Bukod dito, nais rin nilang linangin ang pandaigdig na palitan ng produkto ng Japan at ng ating bansa kung saan isinusulong nila ang Hass avocado bilang pangunahing produktong iluluwas dahil sa laki at matamis nitong lasa. Ang pagbababa ng ban ay nangyari noong bumisita ang Pangulo sa Japan upang dumalo sa 25th International Conference on the Future of Asia. Umaasa siya sa muling panumbalik ng sigla ng pakikipagpalitan ng produkto sa kanyang administrasyon. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Kung hindi man kakulangan sa bilang ng mga magsasaka o kung hindi naipasa ang tradisyon ng pagtatanim sa bagong henerasyon, isa ang pabago-bagong panahon sa mga unti-unting sumisira sa mga pananim. Kamustahin natin ito mula sa Farm Weather Forecast. Paghandaan ng maulap na kalangitan at ilang mga pag-ulan sa Sok Sargen, ARMM, Zamboanga Peninsula, Western Visayas at Palawan hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw. Ang upland temperature nasa 20 to 31 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius naman ang lowland temperature. 65 to 95% ang relative humidity na magre-resulta ng 4 hanggang 6 na oras ng leaf wetness o yung gaano katagal mababasa yung mga pananim. Maliwanag sa panahon ang iiral dito yan sa Metro Manila asa natitirang bahagi ng bansa sa susunod na 2 oras. Ang upland temperature nasa 17 to 26 degrees Celsius. Lowland temperature 25 to 36 degrees Celsius. At aabot naman ang hanggang sa 4 na oras ang leaf wetness. At syempre, apektado rin ang kalidad ng lupa sa lagay ng panahon. Dahil sa ilang mga pag-ulan na naranasan sa Batanes at Aurora, wet o basa ang lupa sa mga probinsya na ito hanggang alas 8 ng umaga. Moist o mamasa-masa naman ang lupa sa Cagayan, Ilocos, Zambales, Baguio, Infanta, Davao City at Surigao del Sur. Ang wet and moist soil condition ay mainam para sa pagtatanim. Kung malusog kasi at hindi masyadong buwaghag ang lupa, mas mataba ang tubo ng halaman. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang na nga dito ang Metro Manila, dry o tuyo naman ang kalidad ng lupa. Para sa ilang tips para maiwasang matuyo ang mga pananim, diligan ito sa umaga at bandang hapon. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung gagawing tapunan ng basura ang sarili nating bansa? Pero dahil matapang natin itong tinanggihan at ipinaglaban, isang tagumpay ang ating nakamtam. Bye-bye basura ng Canada at Hong Kong! Ang detalye sa ulat ni Eunice Suntayas. Sa higit 5 taong pakikibaka, naibalik na ang 1,500 tonelada ng mga illegal na basurang itinapon ng bansang Canada sa ating daungan sa Subic Bay. Lula ng MV Bavaria Container Ship, ang 69 shipping containers na naglalaman ng electrical at household waste na kunwaring idineklara bilang recyclable plastic scraps. Matapos ang hakbang na ito, sinundan muli ang isa pang pagbabalik basura ng tinatayang 25,610 kilograms ng plastic scraps at pinagpira-pirasong electronic accessories mula sa Hong Kong na dinala sa Mindanao Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental noong Enero. Dahil dito, mas pinaigting ang panawagan ng mga environmental activists sa mas mabilis na pagpapatibay ng tinatawag na Basel Ban Amendment.
Ito ang pagbabawal sa mga waste import mula sa mauunlad na bansa tungo sa mga papaunlad na bansa gaya ng Pilipinas. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas. Tuwing nag-throwback ang karamihan sa atin, isa sa mga hindi malilimutang alaala yung mga panahong umaakyat sa puno ng alateris at pinapapak ang matamis na bunga nito. Pero ibahin nyo ang high school student na ito na ginamit ang alateris bilang lunas sa diabetes. Narito ang aking ulat. Kahit saan, makikita mo ito. Sa gilid ng kalsada man o maging sa ating bakuran. Kadalasan, ang nagiging silbi nito ay ang magbigay ng lilim sa matinding sikat ng araw. Ang mapupula at hitik nitong bunga ay talaga nga namang katakam-takam. Yan ang alateris. At alam niyo ba na isang high school student ang nakatuklas ng lunas sa sakit na diabetes gamit ang alateris? Ang diabetes ay ang isa sa mga nangungunang sakit na nagiging dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Ito ang nagtulak sa isang high school student na humanap ng alternatibong lunas sa sakit na ito. Nitong Pebrero nang manalo si Maria Isabella Laison ng Iloilo National High School Special Science Class sa isang prestihiyosong National Science and Technology Fair. Naging pambato nito ang pag-aaral tungkol sa anti-diabetic component na matatagpuan sa prutas ng aratilis. Ang aratilis o curzon fruit sa Ingles ay tumutubo sa anumang uri ng lupa, lalo na sa mga tropical country tulad ng Pilipinas. Ang maliit at matamis na prutas na ito ay puno ng vitamin C, phosphorus, iron, calcium at protina. Ayon pa kay Laison, puno ng antioxidant ang aratilis na nakakatulong para malabanan ang diabetes. Aniya, hindi lang abot kaya ang lunas na ito, dahil maging ang branch ng puno nito, dahon at bulaklak ng aratilis ay naglalaman din ng antioxidant na malaking tulong dahil sa anti-diabetic properties nito. Kaya naman wag isdabin ang mga nagkalat na aratilis sa bakuran. Maliit man kung ituring, napakalaking tulong naman ito sa kalusugan ng tao. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin. Ang kalusugan ang dapat laging prioridad. Iwasan muna ang pagkain ng mga shellfish sa ilang mga baybayin ng bansa dahil nakataas pa rin ang red tide warning sa ilang mga baybayin ng ating bansa. Narito ang mga listahan mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito sa Pinas, kilala rin ang puno ng alateris sa ilang mga tropical country na matatagpuan sa Asia. Kamustahin natin ang weather condition ng ilang mga bansang ito. Maulan na panahon ang iiral ngayong araw sa Thailand, Malaysia at Singapore. Sa kabila ng maulan na panahon, napakataas pa rin ang temperatura dahil ang temperatura maaari itong pumalo ng hanggang sa 36 degrees Celsius. Good weather condition sa Indonesia na nasa 26 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Maulan din ang panahon ang iiral sa Cambodia ngayong araw. Samantala, all good weather conditions sa Myanmar at Vietnam ngayong araw. Ang temperatura nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Maulan na panahon naman sa Brunei at Lao PDR. Mainit at malinsang na panahon ang iiral dito yan sa Hong Kong, China. Ang temperatura nasa 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tokyo, Japan, Seoul, South Korea, Beijing, China, good weather condition din ang maaasahan. Samantala, maulan na panahon sa Taipei, Taiwan ngayong araw. Palawakin ang lalaman sa lagay ng panahon at alamin ang weather condition ng iba't ibang bansa sa mundo.
good weather conditions sa Rome, Italy, Madrid, Spain at Berlin, Germany. Samantala sa Paris, France, paghanda ng ilang mga pag-ulan na mararanasan. Ang temperatura dyan, nasa pagitan lamang ng 13 to 17 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maaasahan sa London, United Kingdom ngayong araw. Ang temperatura, maaari itong umabot ng hanggang sa 19 degrees Celsius lamang. Mawala na panahon sa Washington DC, USA at ang temperatura nasa pagitan ng 18 to 31 degrees Celsius. Good weather conditions sa Los Angeles at Alberta, Canada ngayong araw. Samantala, napakalamig naman ng panahon ang maasahan sa Ottawa, Ontario, Canada at ang temperatura dyan nasa pagitan lamang ng 5 to 17 degrees Celsius. Maulap na kalangitan ang maaasahan sa Melbourne, Australia at good weather condition naman sa Canberra, Australia. Samantala, paghandaan ang pagbugso ng malakas na hangin sa Wellington, New Zealand at Auckland. Ang temperatura nasa pagitan niya ng 9 hanggang sa 18 degrees Celsius. Good weather conditions sa Dubai, United Arab Emirates at gayon din sa Kuwait. At ang temperatura sa mga lugar na ito nasa pagitan ng 32 to 44 degrees Celsius. Abangan, mga dapat malaman sa nalalapit na tag-ulan mula sa panayam na ating tututukan. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.